because God is pressuring you to go and move to the other dimension and level of your life. This is the result. When you learn to trust heaven resources, you will experience to be filled and you will experience to be full. Now turn your Bibles tonight sa Genesis chapter 1. Kung kayo po may dalang Bible, let's go to the first book in the Bible. At ito po ay may kaugnayan sa serye na itinuturo ko po sa Bible study, but it is not part of the Bible study, believe me. Pero ito po ay nasa tema na kung saan I sense that God is reviving the message of the authority of the believer. Napakahalaga po kasi na alam po natin ang kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin as a believer. Sapagkat kung hindi po natin naunawaan ang bagay na ito, ay mananatili po tayo na nadadaig, nagagapi, natatalo sa ating pong mga pinagdaraanan. Because tandaan po natin mga kapatid, let me remind everybody tonight that the battle that we are facing today will always start in the mind. Ang labanan na ating pong pinagdaraanan at pinagdaraanan sa ating pong panahon ngayon, lagi po ito nagsisimula saan? Sa ating pong isipan. The target of every battle that is being launched against us, believers, by our enemy whose name is Satan, with his demons and devils, is always your mind. Lagi po ang isipan ang kanyang tinatarget because He wants to pull you out from your hope. Dahil pag nahalis mo ang pag-asa na nasa iyong isipan, the devil understood the principle that you cannot proceed to your faith. Amen? Hindi ka po makatutuloy sa pananalig, at alam din po ng Diablo na pag wala pong pananalig ang isang tao, God cannot move. Dahil tandaan po natin na ang pananalig ang lagi pong nagtitrigger upang ang Diyos ay makakilos at makagawa sa buhay ng kanyang mga anak. But faith is always triggered by hope. Amen. And hope is triggered by what you know. Kaya kung hindi mo po alam ang katotohanan, your hope will eventually die automatically. Kaya ganun po kahalaga ang mabuting balita. Ganun po kahalaga ang ebanghelyo. Imagine, magkaroon po tayo ngayong gabi ng konting imagination. Imagine a world without the Word of God. Isipin nyo nga po yung sandali. Isipin mo ang buhay na walang salita. Walang salita ng Diyos. Siguro, kung wala pong salita ng Diyos ang tao, hindi lamang po ganung porsyento ang suicide. Amen? Malaki na po ngayon ang porsyento ng mga nagpapakamatay. Malaki na po ang porsyento ngayon ng mga nalulunod sa mga masamang bisyo at sinisira ang buhay at nilulunod ang kanilang buhay sa mga bagay na hindi nakatutulong sa kanilang sariling katawan. Ano po ang dahilan? Because they are losing hope. Kaya nga po napakahalaga ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay sa pag-asa. Amen? Kaya naman, pilit na pinipigilan po ni Satan ang pangangaral ng salita ng Diyos because he knows that the Word of God is one of the great source of hope. Amen? Pero bago po dumating ang pag-asa, ito po'y magsisimula sa tinatawag na pangunawa. Kaya napakahalaga po ng karunungan. Kaya balikan po natin sa Genesis 1, ating pong ripasuhin, balikan, ang kasaysayan ng tao sa panahon po ni Eva at sa panahon ni Adan nung una po silang lalangin at likain ng Diyos. Sa Genesis 1 verse 26, which is very basic to you dahil madalas ko po itong ginagamit, ang sabi sa talatang 27, kung ating pong papansinin, ang sabi, and God said, let us make human beings in our image to be like us. At ang sabi po ng New Living Translation sa verse 26,
they will reign. Sabi po ng King James Version ng Biblia, sabi, so that they may have dominion. So, isa po ang ibig sabihin ng reigning and dominion. So, ibig po sabihin, from the very beginning, when God created human beings, God designed men to reign. God designed men to have authority and to have dominion. Kaya built-in po sa tao ang authority, if I may say. Nakukuha po ba natin yun? Naalala ko tuloy, medyo may kaugnayan lamang doon sa kwento. Mahirap po na hindi mo alam kung anong built-in o package sa iyong buhay. Chances are, hindi mo po ito papakinabangan. Kaya pahintulutan yung gamitin ko ulit yung kwento na minsan ko na naikwento, pero marami naman sa inyo ay may senior moments na, so I'm thinking nakalimutan nyo na. At ito rin po ay para rin sa mga hindi pa nakapakinig. Kaya kung napakinggan mo na, good for you. Pero kung papahintulutan mo ito yung kwento, nagbibigay ka ngayon. Nagpaparaya ka. Pero isang kwento na ito'y tunay na naganap sa isang misyonero sa Inglaterra. Na siya po ay nagbabalak na magbiyahe patungo sa kanyang misyon, patungo Amerika. Pero ito po'y nangyari noong panahon na hindi mag-uuso ang air travel. Ibig sabihin, ang tanging paraan po ng paglalakbay pa ng tao noong panahon yon ay paglalayag o ang gamit po ay barko. Wala pa po ang mga eroplano. Kaya ang paglalakbay patungong England, patungong Amerika ay umaabot po ng buwan. Amen. Kasi po ito ay dumaraan sa karagatan. Kaya nung natanggap ng misyonero ang tawag sa Diyos at misyon na siya ipadala na doon, pinaghandaan niya. Pero dahil hindi po ganun kadali ang pinansyal, nag-ipon siya at kanya pong inalam ang mga necessary na kanyang kakaharapin doon sa kanyang misyon. Pero nung nalaman niya ang gastusin, pinaghandaan niya yung pambili ng ticket at kinumpute na niya kung ilang araw siya makararating ng Amerika doon sa araw na yun ng paglalakbay. Kaya bago dumating yung araw ng paglalakbay, nag-ipon na rin siya ng pambili ng pagkain na kanyang babaunin doon sa duration ng kanyang paglalakbay. At nung araw na dumating na po yung pag-alis mula England patungo Amerika, sumakay na siya ng barko, nakabili siya ng ticket, dala na rin niya ang kanyang baon. Kaya habang sinaan doon sa barko, tuwing araw at tuwing oras ng pagkain, umabalik po siya sa kanyang kabina at inilalabas niya yung kanyang mga pagkain na kanyang binudget for the rest of the trip. At pumipwesto siya malapit sa restaurant ng barko at doon siya sumasabay na kumakain kasama ang karamihan ng pasahero. Araw-araw sa kanyang pananatili sa barko, tuwing araw, oras ng pagkain, ganun ang kanyang gawin. So, magdumating po yung huling gabi ng kanilang paglalakbay dahil kinabukasan, dadaon na yung barko sa kanilang destinasyon. Namasyal ang kapitan ng barko at natsempuhan niya yung misyonero na nasa deck ng barko na hindi pala siya nakawala sa paningin ng kapitan. At kanyang kinausap yung misyonero at sabi niya, magandang gabi sir, ako po ang kapitan ng barko at nais ko lamang magkaroon ng kaunting survey kung paano namin may improve ang serbisyo ng aming barko. Ayun, pwede po, ang sabi ng misyonero. At ang sabi ng kapitan, gusto ko po lamang itanong, kumusta po ang inyong karanasan? Kayo ba naman ay nasiyahan sa aming serbisyo sa panahon na kayo narito dahil bukas tayo darahon na? Ang sabi ng misyonero, napakaganda kapitan ng lahat ng serbisyo dito sa iyong barko. Wala akong masabi, ako ay satisfied customer. Kung gayon, ang sabi niya, may isa lang po akong tanong, kumusta po ang pagkain dito sa barko? Gusto ko rin pong malaman para ma-improve ko rin yung area na yon. At ang sabi ng misyonero ay, kapitan, dyan sa area niyan ay magsasabi ako sa iyo ng totoo. Hindi ko alam kung ano ang serbisyo ng pagkain. Pero base sa araw-araw na nakikita ko sa mga pasahero kumakain, nakikita ko sa kanilang mga mata at mukha, mukhang masarap ang inyong pagkain. Kaya parang nagkamali ka siguro ng tinanong kapitan.
At nasabi niya, yan nga rin po ang aking sadyang bakit ko po kayo kinausap. Kasi naobserbahan po na hindi kayo kumakain sa restaurant. At may kasamang kaunting kahihiyan yung misyonera, na sabi niya, Kapitan, gusto ko malaman mo, magtatakot ako sa iyo, ako yung misyonero. At kinento niya yung detalye na sabi niya, bago ako makasakay sa biyaheng ito, pinag-ipunan. At ang nakuha ko na ligong ng pera ay sapat lamang. At nais ko lang masunod ang Diyos. Kaya ginawa ko ng paraan ang kakainin ko sa loob ng isang buwan dito sa barkong ito. Kaya ako'y nagbaon. Kaya kailanman hindi ako nakakain sa inyong restaurant dahil hindi ko kaya, dahil ticket lang ang kaya kong bilhin. At napakamot sa ulo yung kapitan na sabi niya, Sir, kasama po sa binayaran ng pagkain. Kasama doon sa ticket. Alam niyo, ganyan ang maraming Kristiyano. Babalik na sa langit, hindi naranasan ang langit sa lupa. Dahil hindi nila alam na binayaran na ni Jesus ang lahat ng ticket dito sa lupa. Hello? Kaya doon po papasok ang halaga ng mabuting balita. Doon po papasok ang halaga ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ang nagbubukas sa atin sa katotohanan. Amen. Kaya sabi ni Jesus, and let me quote, ang sabi niya, when you come to know the truth, ang sabi niya, the truth will set you free. Amen. So ang katotohanan ang siyang may dala at may susi ng iyong paglaya. Kaya hindi po tayo pumapayag at hindi tayo titigil na ipahangaral at ipahayag ang Ebanghelyo. Because the only access and source of truth is the Word of God. Amen. Kaya pansinin po natin na built in sa tao, we go back to Genesis 1, that there is authority, there is power built in unto them when God created them. Yes. Pero fast forward to two chapters after Genesis 1, we landed on Genesis 3. Nagkaroon po ng encounter, but I will not go there anymore. Nagkaroon po ng encounter sa Genesis 3. Nagkaroon po ng encounter ngayon si Satan at si Eva. At doon sa encounter na yon ay nilindlang, nilansing, rinig po ni Satan si Eva doon sa kanyang pandaraya na papaniwalain na wala siyang kapangyarihan. And how does he do it? Paano ginawa ni Satan yung kay Eva? By luring her to believe that he will become like God. Pero kung babalikan po natin ang sinabi ng Genesis chapter 1 verse 26, the moment God started creating human beings, they are already like God. Yes. Hello? Sila ay katulad na ng Diyos. They have authority and they have power. Kaya nga kung mapapansinin po natin, I do believe with all my heart, na nung si Eva at si Adan ay nasa daigdig ng panahon yun, they have been surrounded by different kinds of animals. And there are wild animals. But those wild animals do not hurt them. Why? Because they are all subject to their authority. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala ba kayo na ang leon noon ay leon pa rin ngayon? Now, don't try to tell me na noong panahon ni Eva, ang leon parang aso. Sit? Stay? Amen? I believe they are still lions before. Amen? Naniniwala po ba kayo? Na hindi po sila nagbago nung magkasala si Eva at si Adan and they became wild. Ay, niwala ba kayo na ang mga wolf nung panahon ni Eva are already there? Yes. Amen? Naniniwala po ba kayo? Amen. Naniniwala ba kayo na hindi nagbago yung mga yan? Amen? Amen? Ganon pa rin po yung attitude nila noon at ngayon? Amen? Pero, how can these humans coexist with the wildlife? Because they have authority over them. Hello? Imagine ang sabi ng Biblia, Adam was responsible for naming all the species here on earth. Now, think about that wisdom. Tingnan po natin yung talino na meron si Adan. It's supernatural.
It's a God-given wisdom. Ano ba pangalanan ng lahat? Noong araw na ako po ay nag-aaral, ang ayaw na ayaw ko po ay yung pagpapangalan sa mga kung ano-ano yung scientific name. Amen? Ang paniwala ko po sa mga scientific name ay tongues. Hello? Kaya pag may exam, kailangan sa unluhin mo ang lahat ng pangalan ng tungkol sa halaman, sa hayop, ano po, and I cannot do it. Pero imagine these two human beings when they have existed here on earth. They can memorize, they can do it, they can name everything that exists here on the planet if there is no supernatural ability that they possess. Tama po ba? Pero, and yet, Satan tempted them, amen, to believe that they don't have that kind of authority. Kaya nga po, to cut this long story short, nag-gave in po si Eva at si Adan kay Satan, and they turned over the authority to Satan. Amen? Nawala po yung authority na yun at napabigay po yun kanino? Kay Satan. Not only they lose their identity, they also lost their relationship with the Father. Hindi lamang po nawala ang kanilang identity nung araw na yun sa Genesis 3, but the biggest thing that they lost during that time is not the ability that they possess. Pero I am convinced, secondary lamang po yung karunungan, secondary lamang po yung supernatural power na meron sila. But the greatest thing that they lost is their relationship with the Father. Hello? Yung po ang pinakamalaking nawala sa kanila, yung relasyon sa Ama. Nawala po yun. Imagine, the Bible tells us that God walks with them. Amen? Si ang Diyos po ay nakikipag-usap sa kanila, lumalakad, nagpapakita sa kanila, but all of those things were lost. Noong kanila pong ibinigay ang kanilang sarili sa paniniwala sa kasinungalingan nino, ni Satan. So nawala po yun. At kung susundan po natin ng kasaysayan, it changes now the course of humanity for so many years. Amen? Nagbago po ngayon ang takbo, nagbago po ang buhay ng tao pagdating po nung araw na yun dahil they lost their relationship, their connection to God, their Creator. Amen. Kaya nga para lubusan po natin maintindihan how worse it is, kunento po ito ni Jesus sa story, sa parable of the prodigal son. The story of the prodigal son is the life of man when he's separated to the Father. Hello? Pag pinag-aralan mo po mabuti yung alibugang anak, yun yung kwento ng buhay ng tao nung siya ay nagpasya na humiwalay na saan? Sa Diyos. Na napapaniwala siya na kaya niyang tumayo saan? Sa kanyang sarili. Kaya nga, one of the message of Jesus in the Gospel of John, without me, you cannot do nothing. Hello? Kung wala ako, wala kayong magagawa. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po, napakahalaga po ng Diyos. Dahil siya po ang tanging dahilan at tunay na dahilan kung bakit po tayo ay nabubuhay. Kaya nawalay po ngayon si Eva at si Adan, nawala po ang tao ngayon sa relasyon saan? Sa Diyos. Pero dumating po ang bagong tipan na dumating po sino? Si Jesus. And this is now the good news. Amen. Jesus came. And let us pass forward now from Genesis, we will leap to John chapter 14. Pupunta po tayo sa John 14. Now, sa John chapter 14, dadaling ko po kayo sa John 14, and the coverage of this message will run from John 14 to John 20. At maaaring sabihin niyo, ano ulit? 14 to 20? Ano po ba yung verse? No, chapter.
Aba, di hanggang mamaya madaling araw tayo, na ilang chapter yung pag-uusapan. Ang dami! Eh, verse by verse po ang gagawin kong pagtuturo. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, humanda ka, mahaba-haba ito, 14 to 20, kapatid. Amen. Pero hindi po verse by verse. Amen. Pero ngayon po gabi, sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, ay aking pong tatalakayin sa inyo ang John 14. In a way, maybe na hindi niyo pa po ito nakikita sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos, hopefully, ay atin pong maunawaan ito in the light of the truth. Na may kaugnayan sa tinatawag na katotohanan. Kasi pansinin po natin sa John 14, dahil I will do it in context, konektado po ang bawat chapter to one event. Kaya gusto ko itong pakita sa inyo, that's why I need to give you the whole thing. Ano po? Now, sa John 14, dito po ako mag-start, ang sabi po rito sa verse 1, Jesus said, at sabi ni Jesus dito sa verse 1, do not, or don't let your hearts be troubled. Trust in God, and trust also in me. Now, in verse 2, there is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And in verse 3, and when everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am. So, pansinin niyo po dito sa verse 1, ay ito pong bahagi ito sa John 14 para maunawaan po natin, ay yung punto na ang Panginoong Jesus ay nagpapaalam na. Unti-unti na niyang sinasabi ang kanyang pag-alis. At sa isang relasyon, ang pinakalagi pong mabigat dyan ay yung paghihiwalay. Am I correct? Amen? Kung meron kang anak na malapit na mag-abroad, yun ay palapit na ng palapit, pabigat na rin yun ang pabigat. Tama mo ba yun? Minsan, ang saya lang na, oy, na-approve na yung aking anak sa kanyang trabaho abroad. Ang saya ng tatay. Pero pag nag-sink in na sa kanya na tatlong linggo na lang aalis na yung anak niya na napakatagal niyang kasama, pabigat yun ang pabigat. At lalo na pag araw na lamang, at lalo na pag oras na lamang, lalong bumibigat. At lalo na pag inihahatid mo na sa airport, mapapakanta ka na lang ng babalik ka rin. Hello! Amen! So I know you know what I'm talking about. Amen? So hindi lamang po pag-alis, panginibang bayan na mabigat, minsan mabigat din yung iyong mahal sa buhay, kung minsan asawa, anak, o kung sino man na malapit sa iyo, ay nararamdaman mo na malapit ng sumakbil ang buhay. It's hard. It's hard saying goodbye. Tama po ba? Kaya nandun sa ganung katayuan at kalagayan ang John 14, dahil unti-unti nang ibinibigay ni Jesus that his time is almost up. Pero binigyan po niya ng positive concept ang kanyang mga alagad so that they would not grieve. Ano ang sabi po ni Jesus? Ang sabi niya, I need to leave. I'm paraphrasing what Jesus said. Kailangan akong umalis dahil pag hindi ako umalis, your room, your mansion, ang sabi ni iba translation, will not be prepared. Meaning to say, alam nyo kasi si Jesus, di po ba he is a son of a carpenter whose name is Joseph. So basically, Jesus ay tinuruan din na mag-carpentero. Kaya yamang siya nagkaroon ng training sa tatay na pang-carpentero, sabi ng ama sa langit, ikaw na rin ang gumawa. Joke lang po yan. Kinikisip mo lang po ngayon. So I'm just trying to tell you na kaya pala siya pinag-carpentero dito para siya mayroong idea pagdating na lalaki dahil marami siyang mansyon na itatayo. But that's a joke. Amen? So anyway, ang sabi po ng Panginoon ay, the main purpose why I need to go is because I have to prepare your mansions. Amen? At ang sabi niya ay, kunin po natin yung address in my Father's house.
in my Father's house. Mahalaga po ang bawat salita at yung pacing ng paggamit ng salita dahil doon po lalabas yung good news. Huwag niyo kalilimutan that at this very moment, he's talking to the disciples and my Father. Tama po ba? Yes. So hindi po sinasabi ni Jesus, I'll go to our Father's house to build you a mansion. He said, this is my Father. Because right at this very moment, Father God is not yet their Father. Amen? Kaya huwag mo pong aalisin muna yun. Yung pacing, napakalaga. Nung sinasabi po ito ni Jesus sa kanila, God the Father is not yet into relationship with His people. Hello? Amen. Kaya sabi ni Jesus, my Father. Amen? Nakukuha mo ba natin yun? Now, ang sabi niya, sa verse 3, he goes on to say, when everything is ready, amen? Pag pumokus ka lamang doon sa mansion, you will only see the mansion thing. But there is more than the mansion. Hindi lamang po mansyon ang aasikasuhin ni Jesus kaya siya babalik sa langit. Dahil kailangan din niyang asikasuhin ang kanyang ama at ang relasyon mo sa kanya. Because you cannot come to that place if Jesus would not fix the broken relationship. Hello? Sometimes there is a tendency that we are stuck only on the mansion. Kasi nga medyo hindi medyo marami sa ating karnal eh. Kasi nga gusto lagi natin mansyon. Kaya kuminsan nakikita lamang natin mansyon sa langit. But really, yeah, there's a mansion. But there is more than to this. More than to this. Kasi isa sa aayusin din ni Jesus not only the mansions but the relationship. Remember, man has this broken relationship with the Father when they sin. Kaya hindi po sila makakapunta roon. Tama po ba? Kaya yun po ang unang inaayos nino ni Jesus. Kaya ating pansinin, ang sabi ng Panginoong Jesus, I will prepare a mansion, but I will also, kung makikita po natin doon sa ilang talata, He's trying to build bridges para po may ayos yung relasyon na yun na nasira saan? Sa tao. Kaya nga, he goes on and sabi niya sa verse 6, I am the way, lalo lumiwanag po, in context. I am the truth, and I am the life. And he said, no man can come to the Father except through me. Amen. If you paraphrase that verse, and sabi niya, you can't go there if I would not fix it for you. Yes. Okay, amen? Gaano man kaganda yung lugar na yon, but you can't come there without me. Yes. Nakukuha po ba namin? Kaya kailangan kong gawin ang dapat kong gawin. Kaya pinakikita po ngayon ni Jesus yung importance ng kanya pong misyon. Now, if you drop down in John 14, pansinin po natin sa John 14, meron po siyang dalawang bagay na ibibigay pag nagawa na niya yung kanyang misyon. Sabi ko po sa inyo, we'll not do it verse by verse, but we will try to use the chapters that are here in the Gospel of John. Ang sabi po sa John 14, kung ating papansinin, if you drop down to verse 16, ito po ang mangyayari at magiging outcome ng kanyang misyon. Ang sabi niya, I will ask the Father that He will give you another advocate or comforter. At ang sabi po nito, who will never leave you. Wow. So meaning to say, I would like to establish some doctrine here. Once the Holy Spirit is given to you, He will not leave you. Amen? Amen? Tama po ba? Ano po sabi ni Jesus? Once the Holy Spirit has been given, it will not leave you. Amen? Amen? Kumbaga sa kasalan, till death do you part. Amen? And you are sealed with the Holy Spirit. Everywhere you go, the Holy Spirit is with you. Amen. Glory to God. Kaya sabi niya, the first thing I'll do, I'll give you the Holy Spirit. And when He comes, He will never leave you. And in verse 17, ano po ang sabi dito? When He comes to you, ano po ang sabi niya?
Ang sabi rito sa verse 17, ang sabi sa verse 17, He will lead you into all truth. That's the gift. That's saan sa iyo at hindi kanya iiwan. Now, drop down to verse 27. So, tandaan niyo po ito. Ang sabi po sa verse 27, I am leaving you with a gift. So aside from the Holy Spirit, what else will God give or Jesus would give? The Holy Spirit and peace of mind, ang sabi po ng New Living Translation. Kaya sabi, I'm leaving you with a gift, peace of mind and heart. So peace of mind is a gift. Amen. Hello? So ang payapang isipan ay regalo. At kasama yan ang tinanggap mo si Kristo. Yes. Kaya karapatan mo magkaroon ng kapanatagaran sa gitna ng kaguluhan. Yes. It is your right. Hello? Amen? Kaya huwag mo nga hayaan si Satanas na lukohin ka, tayain ka, na mabalisa ka, because part of the package when you receive Jesus is a peace of mind. Kaya nga po, pansinin natin, I'm still trying to give you an example using the Bible. Napansin nyo ba si Jesus nung bumabagyo, na nakasakay siya sa bangka? As if hindi siya malulunod. Yes. Eh, isang bangka naman yung kanila sinasakyan eh. Kaya nasasabihin ng mga pilosopo, eh kasi Diyos naman siya. Now, don't give me that foolish argument. Because when he experienced the turmoil, he was not God. Kasi kung lagi natin ipagdidiin na kaya nakatulog doon si Jesus ng payapa kasi Diyos siya, then he is not doing the requirements of the Bible. A full human being would pay for the sin of man. Yes. Amen? E di parang dinaya pala ni Jesus ang pangyayari, Diyos naman pala siya. E di parang ano yun, parang doon lang sinabi na pinako siya sa krus, umaarte lang si Jesus na nasasaktan, pero deep inside his heart, hindi naman ako sasaktan. Akala ito mga ito, nahirapan akong Diyos ako, no? Hello? Amen. But did you know that every pain he experienced it? Amen. Amen. Every nail that went into his body, every thorn that puts into his head, nararamdaman po ni Jesus. Amen. Why? Because all of those experiences are human experience. Kaya nga, hindi po siya fit na sabihin sa kanyang salita na nararamdaman niya, nakikisimpat siya sa ating nararamdaman. Amen? E di para po yung palabas lang na sinabi ng Biblia that we have a high priest who feel the feeling of our infirmities. Amen? Kaya doon ko nakita yung revelation na ramdam ka ng Diyos pag nahihirapan ka, kaya nga gusto ka niyang tulungan. Dahil alam ng Diyos kung paano pakiramdam pag nahihirapan. Dahil naranas siya, I believe that the greatest teacher is the one that experienced what he teaches. Hello? Ang pinakamaganda pong pagturo ay yung nararanasan niya ang kanyang itinuro. Amen. Amen? Mahirap mo magturo na himala kung wala kang karanasan sa iyo. Yes. Mahirap magturo sa biyaya at pagpapala kung hindi mo nararanasan ang biyaya at pagpapala. You can talk about blessing, but if you do not experience it, it's nothing. Pero kung may karanasan ka, kahit balik-balik ka rin po ang mundo, the listeners will really feel what you are saying because you came out from it. Hello? Kaya sabi po dito sa verse 27, I will be leaving you a gift, and what is the gift? The peace of mind. Peace I give is a gift the world cannot receive. Praise God, this is our advantage. Pag ang daigdig ay may problema, tumatakbo sila sa pills, tumatakbo sila sa beer, tumatakbo sila sa gin, because they're trying to get out from their troubles. But the Christians, when they are in trouble, they are crying to God because Jesus is the source of their peace. Yeah. At ang napakaganda dyan sa 27 na yan, at John 14 na sabi, this peace that comes from Jesus, the world cannot have this. Sino lang ang makakatanggap dito? The believers! Glory to God! Kaya nga sabi niya, so don't be troubled. Do not be afraid. Amen? Amen. Kaya ang tunay na Kristiyano, bayuhin man ang maraming problema, hindi tumatalo sa building.
Amen? Dumaan man sa maraming problema, hindi naglalaslas ng pulso. Amen. Hindi nagbibigti. Bakit po? Dahil meron tayong kakaibang kapayapaan na tanging sa Diyos nagmumula. Amen. Kaya sabi, the world cannot receive. Hello? Amen. Amen. Kaya yun po ang kanyang gagawin. He will give the Spirit and He will give what? Peace. So tandaan nyo po yung dalawang bagay. Ano raw po ibibigay? Holy Spirit and peace. Sabihin nga po natin ulit, Holy Spirit and peace. So yun po yung dalawang bagay na ibibigay ng Panginoong Jesus. Okay, now, pansinin po natin, fast forward po tayo sa John 16. Let's leave now John 14. So ito po ay kabahagi pa rin, kasama pa rin ng kanyang mga bye-bye speech sa kanyang pamamaalam saan sa kanyang mga alaga. Now, if you drop down, John 16 verse 16 again, bahagi ng pagpapaalam ni Jesus, sinabi po niya sa kanyang mga alagad, you have to remember, the audience are the disciples. Amen? The 12. Ang sabi po sa verse 16, in a little while, you won't see me anymore. But a little while after that, you will see me again. So ang sabi ni Jesus, mga ilang saglit na lamang, hindi mo na ulit ako, hindi nyo na ulit ako makikita. Ngayon, ilang saglit ulit, matapos yun, makikita ninyo ulit ako. Do you have any idea what Jesus is saying here in verse 16? What Jesus simply saying is about His death and resurrection. Amen? So, huwag po natin ipagkakamali yun. Yung sinasabi ni Jesus sa verse 16 is His death. He's referring to His death and resurrection. This is not about the rapture and the second coming. Okay? He's talking about seeing Him again. At ang kausap po niya rito ay walang iba kundi sino? Mga apostol. So the church is not in view. Amen? So, specific po ang kausap po niya ay sino? Ang kanyang mga alagad. Kaya, if you would notice in verse 17, na-confuse ang mga disciples. Ano po sabi sa verse 17? Some disciples ask each other, what does it mean? Medyo na, naguluhan na yung mga alagad. Napika na kay Jesus. Ano bang pinagsasabi nito? Saan po ba ito? Hello? Medyo nalilito na sila eh. Kaya ano mga pinagsasabi nino ni Jesus? Pero, kanya po ulit ikunento ang mga mangyayari. Now, you drop down to verse 22. Ano sabi ni Jesus sa verse 22? Ang sabi niya sa verse 22, so you have sorrow now when that thing happened, referring to verse 16, but I will see you again. Then, after that, sabi niya, you will rejoice and no one can rob you of that joy. So, this is a prophecy. Na pag nangyari po yung mangyayari kay Jesus, yung kanyang death, the disciples will be sorrowful. Malulungkot sila because they thought they'd lost their master. Pero sabi niya, I will see you again and when you see me again, this time the joy will never be removed from you. Hindi na mananakaw yung kaligayahan na makikita, ibibigay ko saan sa inyo sa araw na yun. Okay? Are you following that? Now, pansinin po natin sa verse 16, sa verse na ito, sa verse 22. So, he's talking about His death and resurrection. Okay, iwan na po natin yung John 16. Fast forward na po tayo. Medyo, alam kong baka kay Kinaba nakala ko, chapter by chapter. Ha? Buti nga tayo na madaling araw dito. Ano po? Pero I'm just getting, ano po? Okay, pinuposisyon ko naman po yung picture so that I can build a picture now in your mind. Now go to John chapter 20. Ano sabi ko po sa inyo, anong coverage sa ating lesson? John 14 to 20. And now we are in the last chapter. Sabi mo, praise God. Amen. Last chapter na po tayo. Now, fast forward to John 20. Amen. So yung mga naunang chapters po ay pag-uusap nila and Jesus prophesying and telling what will happen to Him. Amen? And what is the benefit of Him doing that thing that He's saying? Ano yung benefit? Ano yung magiging benepisyo pag nangyari yung kanyang gagawin? Oh,
Nakalimutan na ng mga kapatid ko. May pinatandaan ako sa inyo dalawang bagay. Ha? Ayun! Ano po? Ano po yan? Holy Spirit and peace. Purihin ang Panginoon. Sabi ko na, hindi ako nagkamali, may mga senior moments ko. Amen? So ano po ang beneficium kung bakit niya gagawin? Because pag hindi nangyari yun, he cannot give the Holy Spirit and he cannot give peace. Okay, now. John 20, let's go to John 20 now. Now sa John chapter 20, pansinin po natin, meron pong pangyayari. Early Sunday morning, ang sabi ng verse 1, isang maagang umaga ng Linggo. Habang ito raw po ay madilim, merong isang babae ng pangalan ay Mary Magdalene. Pumunta po siya, this is an incident after the cross, after he was crucified. So nakalibing na po sino? Si Jesus. Now, sabi po ng tagpo dito sa John 20, I will just be paraphrasing para hindi na po humaba itong usaping ito. Pumunta po doon si Maria Magdalena kung saan doon inilagak ang katawan lupa nino Jesus. But what did she found out? The body of Jesus was not there. Wala na po doon ang katawan nino Jesus. Now, ang sabi po rito, kung ating papansinin, hindi lamang po si Mary Magdalene ang tumungo doon sa lugar na yon dahil kasama po rin si Simon Peter, si Pedro. They were both running. Pumunta po ron at pagdating po nila, ang nakita na lamang nila ay yung mga ibinalo sa katawan nino, Jesus. So kung ating susundan yung mga event na nangyari, ay wala po silang nakita, so they went home. Sabi po ng verse 10, bumalik na lang po sila saan? Sa kanilang mga bahay. Now, watch this. Did Jesus just told them that this would happen? Di ba sinabi ni Jesus yung mangyayari? Now, why did they not understand and perceive these things? What is the reason? Because they still don't have the Holy Spirit. Because you cannot understand spiritual things without the Holy Spirit. Yes. Amen. Hindi mo po maintindihan ang mga bagay na espiritual kung wala ang banal na espiritu. Kaya nga sabi, when He comes, He will teach you that some things, but the Bible said, all things. Okay? Now, ang sabi po dito sa verse 11, Mary was standing outside the tomb, crying. Naiwan po sino? Si Mary Magdalene, umiiyak siya. Dahil nawala doon alin ang katawan ni Jesus. But she saw something there. Ang sabi sa verse 12, she saw two white-robed angels, one sitting at the head and the other at the foot of the place where the body of Jesus had been laid. Imagine, wala na yung katawan ni Jesus, pero ano nakita ni Maria Magdalena? Angels. Ilan? How many? Dalawa. Two. Nasaan yung isa nakapwesto? Sa ulo. Saan yung isa nakapwesto? Sa paa. Did you know that that is the Ark of the Covenant time? Hello? Alam niyo ba yung Ark of the Covenant? No, hindi po bubuhatin. If you may have them, para meron pa kayong picture. Di ba yung Ark of the Covenant, pinagawa yun ng Diyos na may dalawang angel? What is the significance of the Ark of the Covenant? God is in the middle. So why there are two angels, one on the head, one on the foot, to prove that this is not a man, this is God. Amen. Hello? Yes. Amen. Say mo sa'yo katabi, that's revelation. Amen. Yeah, I'm not making it out. Ito po, this is real. This is real. Amen? Amen. That's a proof that Jesus there is God. Amen? Yes. Now, kinausap po ngayon ni Mary Magdalene, kinausap siya, I mean, ng angel, dahil sabi, dear woman, why are you crying? The angels asked her, because they have taken away my Lord. She replied, and I don't know where they have put him. So, sinabi niya sa anghel na kinuha ang kanyang Panginoon, hindi nila, akala niya kasi ninakaw. Pero something happened in verse 15, dahil ang sabi sa verse 15, dear woman,
Why are you crying? Meron ng tanong. But this time, it's not the angel anymore. But as sabi ng verse 15, Jesus asked her, why are you crying? Who are you looking for? Now, ano sa Biblia, pag nagmamadali ka, you miss details that will sometimes give you revelation and key to understanding. Pero pagka iyong pong pinagmasdan with the help of the Holy Spirit, magtataka ka eh. Alam niyo ba na si Mary Magdalene was part of the group of Jesus? Yes, amen. She was part of the team kasi kung babasahin niyo ang Biblia, hindi lamang 12 alagad ang kasama ni Jesus when he did his ministry. May mga babae siya na kasama na assistant niya sa kanyang mga ginagawa. So it's really abnormal, mga kapatid, na araw-araw kasama ni Jesus si Maria at si Maria kasama niya si Jesus para hindi niya makilala si Jesus. Am I correct? Ngayon, pwedeng sabihin, I heard some argument na kaya hindi nakilala ni Mary Magdalene si Jesus ay dahil sa tindi ng pagkakagulpi ng kanyang itsura nung kanyang dinanas yung pagkakapako saan sa krus. But wait a minute. Did we forgot that when they took the body of Jesus from the cross, Mary was also there? Yes. Kaya meron siyang imahe kung ano itsura nino ni Jesus. Kaya it is strange na hindi nga nakilala rito sino? Si Jesus. And not only she did not recognize the face, this is another strange thing that has happened here. She also did not recognize even the voice. Hello? Magiging yung tinig eh. Araw-araw ka nakikinig sa teaching. Hello? Araw-araw mo siya hindi lang teaching. Personal na usapan dahil you're part of the team. Pati boses hindi niya na-recognize. Are you following me? At nasabi ng verse 15, napagkamalanggan niya itong hardinero. Now, so hindi po pala ibig sabihin ay hindi niya makita, nakilala si Jesus dahil sa bugbog na mukha. Now, hindi mo po sinabi na hindi niya nakilala dahil sa gulpe. Sabi, napagkamalan niya ang hardinero. Now, in those days, pakinggan niyo po, ang hardinero po ay, now, baka magalit sa akin ang mga hardinero, but this is Bible. Madumi po sila. Dahil ang trabaho nga nila ay lagi silang nasaan? Nasa paghukay ng lupa, putikan, kaya napakadumis sila. So, hindi po yung bugbog na mukha, meron si Jesus. Ang dahilan, kaya hindi nakilala nino ni Maria. Kaya pag binasa mo ito ng sa salitang Jesus, na maikin. Amen? Nang seryoso, wala naman pala sinasabi na kaya hindi nakilala dahil sa bugbog sa mukha. Napagkamalan lang ng hardinero. Hello? Dahil sa sobrang dumi na meron sino si Jesus sa kanyang katawan. Now, that is another mystery. Bakit napakadumi ni Jesus nung oras at sandali? I'll just hold it for a while. I'm excited, but I'm holding it. Now, sabi niya, Sir, she said. Madumi, kaya nga ginalang niya eh. Dahil kung bubuo mukha nung nakikita niya kaharap niya, di ba dapat naaawa siya? Hello? Nawobo. So, hindi ang kaharap ni Maria that time ay isang mukha ng isang taong ginulpi. Pero sabi ng Bible tells me, he looks like a gardener. Now, a gardener during those times is full of dirt. Madumi. Nakuha mo ba natin? Are you following this? Now, just hold on, okay? So, sabi po dito, ang sabi po niya, Sir, ang sabi niya, she said, if you have taken him away, tell me, where have you put him? I will go and get him. So ano po ang sabi niya? Kung saan mo po siya dinala, pakisabi lang, pupuntahan ko kung saan mo siya dinala. Then all of a sudden, something happens. Sabi sa verse 16, in my Bible, there's an exclamation mark, meaning to say, when he said this, with a shout. And sabi niya, Mary! Jesus said,
she turned to him and cried out, Rabboni. Now, nung banggitin ni Jesus yung salitang Mary, now that's the time that Mary now begin to realize this is Jesus. Another revelation. You cannot discern Jesus unless He opened Himself to you. Jesus will be a mystery if He will not open Himself to you. Hello? Kaya nang sabihin po ni Jesus, Mary, meaning to say something Jesus did to Mary, Jesus opened her eyes and she realized this is Jesus. Tama po ba yun? Now, nung ma-recognize na ni Maria, binuksan na ang kanyang isipan na ito, si Jesus. Ano ang gagawin sana ni Maria? Yayakapin. Sabi ng 17, ng John 20, cling. Pero sabi po na ibang translation, ano sabi sa King James? Cling din ba? Touch. Tama. Touch po yung same thing. So, hahawakan sana ni Maria sino? Si Jesus. Yayakap sana siya kay Jesus. But what did Jesus say? Sabi niya, Jesus said, don't cling to me, for I haven't yet ascended to the Father. Okay? So now, let me just give you the hanging thing that I told you a while ago. Bakit napakadumi ni Jesus? Bakit po napakadumi ni Jesus? Why did Mary mistakenly look at Jesus as a gardener? Kasi sobrang dumi ni Jesus. Sobrang dumi. Not because siya'y bugbuga mukha, but sobrang dumi. Kaya hindi po niya. Nakakita na kayo ng tao, grasa? Yes. Na dahil sa sobrang tagal na niya sa alansangan at nabalo sa ng dumi, akalain mo, pag binigyan ka niya ng picture na siya'y matino, can you still recognize it? Oh. Hindi na, no? Hindi na. Kaya para makilala mo siya doon sa dati ng pagkatao, kailangan mo siyang liguan, pagupitan, at linisan. That's how Jesus looks during that time. Bakit ganun ang naging itsura niya? Bakit siya punong-puno ng dumi? Because during that moment, He carries all the dirt of sin of whole humanity. Amen. Kaya niyayakapin siya ni Mary, sabi niya, don't touch me. I haven't yet offered myself to the Father. Watch this. And sabi sa verse 17 ni Jesus, don't touch me yet. I have not yet ascended to the Father. Meaning to say, I have not yet offered myself. So, hindi pala inoffer na kanya sarili lamang ay nung siya nasa krus. Now, he must go to the Father and present himself. Now, what do we talk? Now, ang sabi niya, but go find my brothers, my doubting brothers. Amen? Puntahan mo yung aking mga kapatid na lagi, wala yung dagdag ko na yung nag-aalinlangan lagi at sabihin mo sa kanila. Tingnan niyo po ito. I am ascending to my Father and to your Father. Did you see now the difference? Kanina sinasabi niya sa John 14, my Father's house are many mansions. But this time it's changing your Father. Bakit po? Because during this moment, Jesus is saying, I'm doing this now for you. Watch this. Watch this. Kailan po yung nangyari? Early Sunday morning. Maagang umaga ng Linggo, nangyari po ito. Nakita sila ni Maria Magdalena, inutusan niya si Maria na bumalik saan? Sa kanyang mga alagaan, puntahan sila. Now, okay. Drop down to verse 19. This all happened in one day. But in verse 19, and that Sunday evening. So, anong oras nangyari yun? Kanina? Morning? Sa verse 19, anong oras na? Gabi na. Look at the time. Gabi na po. Anong nangyayari? Nagtitipon ngayon ang mga alagad. Amen? Sa isang kwarto na sila-sila lang, nakatanikala, nakalakpa dahil sa kanilang takot. Amen? At nung gabi yun, nagpakita sino? Si Jesus. Nagpakita si Jesus. Am I correct? Are you following the scenario? Yes. Now, when Jesus came there, look at this. When Jesus came there, my question is this.
Did they recognize him? Yes. Wala na po yung dumi. Wala na yung dumi. Now, what's this now? May time gap. Morning and evening. Tama po ba yun? So, meron po time gap na nangyari po dito sa oras at sandali ito nung pong binabanggit yung pangyayari, but this only happened in one day. Are you following me? Yes. Tama po ba? Is oras lang ito, correct? Yes. So, pero ang sabi ni Jesus, Maria, bumalik ka. Pero bumalik si Jesus ng gabi. What happened between the morning and the evening? Now, it was written by Paul in Ephesians chapter 4. Puntaan po namin sa Ephesians chapter 4. Ano po ang sabi naman sa Ephesians 4? I'll go now to verse 8. Wherefore, he said, ano sabi ni Jesus kanina? I am not yet ascended to my Father. Yes. Amen. Pero ang sabi ngayon sa verse 8, kaya ayaw niya muna magpahawak, hindi para siya umakyat. Tama? Yes. Now, sabi sa verse 8, wherefore Paul said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now, that he ascended, what is it that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens that he might fill all things. So meaning to say, bago umakyat si Jesus, nung araw na naghiwalay sila ni Maria, bumaba muna si Jesus saan? Sa impyerno. Upang ipaabot kay Satanas at I have paid the price. Now it's time for you to let these people go. Because during that time, there are Old Testament saints that are being locked up in hell and Jesus released them. At matapos na i-release ni Jesus sa mga nasa impyerno, mga lumang tipan na mga mananampalataya, umakyat si Jesus, isinama sila. And Jesus presented the offering and the payment in front of the throne of His Father. So He removed the dirty field of blood. He said, Father, I have paid the price. And now He has been given a new role. And then he come back. Hello? Nasusundan niyo na po ba yung yung puzzle dito po sa istorya nito? And then bumalik si Jesus matapos na gawin niya yung offering. At nung siya'y bumaba, bumalik, ilang oras lamang ang difference, nagpakita ngayon siya nung gabi sa kanyang mga alagad. At this time, a new Jesus. A Jesus that already offered the payment. A Jesus that already made the sacrifice in front of His Father. Kaya pagdating po ng verse 19, that Sunday evening is so different. He came to them, and the first thing that He did to them, ang sabi niya, peace, I give now to you. Ano sabi ni Jesus nung una, hindi pa niya maibigay yung peace, but you have to wait. But right now, peace is available. Amen. Because I have already paid the price. Hallelujah! And after that, ang sabi po niya, if you drop down to verse 20, ang sabi niya, and He breathed to them and said, receive now the Holy Spirit. So there are two things that happens to you when you receive Jesus. You receive His peace and you receive the Holy Spirit. Nung araw na tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ang kanyang kapayapaan at tinanggap mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. That's why you have now the authority. Amen. Hello? Yes. Kaya nga po, you are more than a conqueror. Amen. Nakuha po ba natin? Yes. Kaya niyan po ang naging mong kalagayan ngayon. You have that supernatural peace in your life. And you have the Holy Spirit. Can we all stand up tonight? Hallelujah. Glory to God. Yes. Glory to God. Sige po, pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon. Praise to Jesus. Praise to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now, hindi ko po pinagdududahan ang inyong kalagayan at katayuan bilang Kristiyano, but I would just like to make this sure. Gusto ko lamang pong tunay na makatiyak. Because one of the evidence or two of the evidence that you really receive Jesus, there is an unexplainable peace in your heart kahit sa gitna ng matindi mga pagsubok na pinagdaraan.
And another one is the Holy Spirit. That's why when you hear the Word of God, it's easy for you to understand. Amen. Pero kung wala kang kapayapaan sa gitna ng iyong pagsubok, like a doctor, let me diagnose you. Maybe you have not really received Jesus. Kung hirap kang maintindihan ng salita ng Diyos, at parang weird to sa iyo, parang, ano ba ito, Pastor? Bakit pag nagbabasa akong Biblia, hindi ko na maintindihan? Nakakatulog pa ako. Maybe there's an absence of the Holy Spirit. But peace in the Holy Spirit is a package once you receive Jesus. I don't want you to miss this opportunity. Ayoko pong malampasan kayo ng oportunidad na ito. Ino-offer ko po sa inyo si Jesus. At napakadali po ang iyong gagawin, tatanggapin mo lamang siya at paniniwalaan. Now right where you are, kung handa ka nang tanggapin ang Panginoong Jesus, sabihin mo lang ang panalangin ito. Panginoon, sa sandali po ito, Jesus, sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ay aking Panginoon, ikaw ay aking Diyos at tagapagligtas. Kaya paghalian mo, simula sa oras na ito, maghari ka sa aking buhay. Salamat po, Ama, sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na maging anak mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Endeavor to shake, he'll never